Hello guys! So, dito namin dito sa Baguio. So, we're going to Strawberry Farm and saan ba yun? Isa sa Igorot Stone Kingdom. Stone Kingdom. Tsaka ibi-meet up ko pala si Lexi ngayon. Ayan na pala siya. Si Lexi. Ayan. Sarap lang ng weather. Sa damit ni Doc. Sa Doc Jin. Si Lexi nga. Ayan. Mainit pero malamig yung hangin. Si Lexi naman kasi So, pagkatapos ng video, guys, sumakay na kami agad ng taxi papuntang Goldstone Kingdom. And yung pamasahe namin is around 180 to 200 plus. So, something like kalimutan ko na. And travel time is 15 to 20 minutes. Medyo malapit lang siya. So, lahat ng mga pinuntahan namin, nagta-taxi lang kami. Kasi non-stop naman yung mga taxi na sa lahat ng mga tourist attraction, may bumababa, may sumasakay. So, madali lang kumuha ng taxi from one destination to your next destination. So, ayan na nga, nandito na kami sa Igorotstone Kingdom. So, ito yung, pinaka-entrance. So, akit kami para doon sa kanilang reception area or entrance, pinaka-entrance talaga. Oh, okay. Yan, dito na po kami sa Stone Kingdom ng Baguio. So, ito yung newest attraction dito. So, tingnan natin kung anong meron dito. So, yun, nag-headcount muna kami kung ilan kami lahat para alam namin kung magkano yung babayaran namin na ticket. So, magkaiba yung rate ng adult and kids, tsaka yung mga senior citizen or yung may mga discounts. So, ayan, binabayaran na ni Madam Lexi / Doc Jill yung ating ticket. So, ayan. Para makapasok na tayo sa Igorotstone Kingdom. So, ayan, nagdi-distribute na si Madam ng mga ticket. Saka papasok sa entrance. Saka i-surrender kay Kuya. Ayan. So, yun, may tatak na. So, you can stay here as long as you want. Pero, syempre, meron din tayong ibang pupuntahan. So, kung nagsawa ka na, pwede ka nang mag-exit dyan at pumunta sa next destination mo. So, as you can see, guys, nakikita nyo yung structure na Igorotstone Kingdom. It's made up of stone piled up together. So, that is the traditional way of making the buildings or houses or yung ginagawa nila sa mountains nila. But right now, since meron na tayong mga available sources, they add up cement and hollow blocks to reinforce the structure.
So as you enter the entrance, guys, makikita niyo si Roger. Yan yung St. Bernard na dog. Sobrang laki niya, guys. And gentle lang naman yung dog na yan. So pwede kayo magpa-picture for 100 pesos or 50 pesos. 50 pesos ata for single or for one person. If group picture, 100 pesos. Ayan, ang cute ni Roger. So on your right side, guys, may vision well. Ayan, so nag-try muna kami and si Mama. Nakarami na ata siyang shoot. So ang dami niyang wishes. Shoot na ako. Ang dami niyang wishes na magkakatotoo. So ayan, dapat makashoot sa Timba. Ayan, saya niya. Nakashoot na naman siya. Gusto ko rin i-try. Ayan, mag-wish tayo. Wala lang, gusto ko na i-try. So ayan, guys, I give you a 360 view of the Eagletstone Kingdom. So kinuha ko yan dyan sa baba. So ayan siya. So pwede kong makikit dyan hanggang sa taas. And since na-curious ako, hinawakan ko yung bato. Ang galing lang ng pagka-pile niya. So in between niyan, guys, meron niya mga semento. Kaya sobrang strong ng structure na yan. So, makiat na kami and tinayad din namin yung Igorot Gold Mine. So, na-curious ako kung meron ba talagang gold dyan. Ayan, pasukin natin. Excuse me po. Ikaw yan? Superman? Nagugutom na sila. Nagutom na. Matalong na. Itom na. So if nagutom kayo, guys, sa pinakataas may cafeteria kung saan pwede kayong kumain at tumpo while pinagmamasdan niyo yung view sa baba. So ayan, may mga street foods, meron din ibang stall ng pagkain sa kahilera niyan, so hindi ko na videoan. So yan, pwede kayong mag-order dyan. So hindi kami nagtagal, guys, dun sa Eagletstone Kingdom. Punta na kami sa next destination namin. So we're going to the strawberry farm. So taxi lang kami ulit. And pagkatating namin, may nagtitinda ng ice cream. And in fairness, guys, sobrang sarap ng ice cream ni Kuya. Kahit, kahit mahal siya. Pero worth it naman yung 40 pesos mo. Avocado and strawberry siya. Sobrang sarap niya, guys. As in, must try niya yan. Isa pong strawberry lang. Tente. 40 po, ma'am. Wala pong tente. Alam. Alam.
So, bago kami pumunta sa strawberry farm, guys, magla-lunch muna kami kasi medyo nagutom na kami. And dito kami sa may second floor. So, I forgot the name of the restaurant, pero makikita nyo to outside. So, ayan, kita nyo yung buong view ng farm. So, maghalo-halo yan, guys. May strawberry, may mga lettuce, and may iba-ibang vegetables dyan. So, ayan, settle down muna kami dito. And inuubos muna namin yung ice cream. Then, mag-order na kami for our lunch. So, ang ganda ng restaurant ito kasi meron daw silang free coffee. Ayan, so try natin. Free coffee! Wala, hati lang. Dapat ko tapos kumain. Yung sabi ko mami. Teka lang hati na. Ito na ulit. Hati na lang dapat. Oh, di punuin mo na lang yan. Oh. Mamaya pa naman pagkain. Hindi, mamaya ulit. Ah, hati grabe ulit. Sa asukal. Uy, dadagdagan ko pa. Pahamusad mo, punuin ko. Ano naman 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 yan. So, pagkatapos namin kumain, guys, ayan, bumaba na kami at may nadaanan kaming mga souvenir shop along the road. So, yun, nagtikim-tikim kami ng mga wines nila, different wines, and namili na rin ng mga pasalubong. So, ayan. Gusto mo dyan! Antayin mo siya ito, ha? Baka ako lang iinom niya. Ay, meron siyang gusto dito. Ito, kaya ito sa ano dyan. Hey, wawa. Wawa. Ate. Ah, hawa ka mo lang. Antay ka mo doon. Oh, padaan daw, ate. Huwag kang... Dito ka lang, huwag ka dyan. Dito, ha? Chop, chop. Kopi jam yun, ma'am. 200 na lang, ma'am. Ay, sir, nabayaran na yan, ha? Tanong ka ng tanong, eh. Nabayaran na, tapos na. Tingnan. Ito pa yung tig 20. Papa. Ano ba yan? Kuchilyo? Ikaw to, gusto mo pulseras to? Ano ba yan? Pulseras na? Adi. Yan ba? Sa kayo. Oh, lettuce pala yan. Okay. Halo-halo. Free taste! Ang wine natin, may free taste din. Ay, nakabili na kami ito eh. Nakabili na kami doon, bubalik lang lang. Sayang, hindi ko alam kung yung rawin ito dito. Baka, naman hindi nabili yung iba. Ito sabi ka nun eh. Jams, pastillas. Balikan lang namin ito eh. Eh, may bipo. Ay! Ang galing. Napakalaking strawberry.
kalat ba? Fake. No? Hmm? Doon na lang sa may ano. Wala dong strawberry, puro lettuce lang. Yan, puro lettuce po yung mga laman niyan. Ay, tanim pala. Tatayo na lang ako din. Ha? Tatayo na lang ako din sa may. Kita lang. May mga sibling. So, yun guys. So, nothing much to explore. So, ayan, may mga lettuce ang dami. So, ayan, hindi kami nagtagal dyan. 50 per pack. Bili na kami ng ito strawberry. Fresh. Ah, yung maliliit. Yan, may mga big sizes. Meron din small. So, magkakaibang presyo. May 100, may 50 pesos. Galing, so, bili ka. Dalawa. So, meron man pala mga strawberry, guys. Pero, hindi ko kasi siya nakita dun sa pinuntahan namin. So, baka sa kabilang side ko ng farm. Sa katabi na pinuntahan namin. Dun sa may lettuce. Yung may mga maraming lettuce. Ayan. So, bumili kami ng 2 packs niya. Tag 100 pesos yung bigger size. Ayan. Ayan. Bye. Panis ba to? Baka may uod na to. Orange na ako. Amag na ako. Strawberry nga. Doon na ito. Ganyan. Kuya. Ganda na ito. Butin pa yan, malaki. Sabayan na para may asin. May asin ako dun eh. So, ayan yung mga pictorial ko sa strawberry farm. And nakapag-tiktok na rin ako dyan. So, pagkatapos sa strawberry farm, guys, uwi na kami. Nag-taxi kami ulit. And usually kasi sa hapon or after lunch, sa Baguio, umuulan. Kaya papahinga kami, babalik kami sa accommodation para magpahinga. Tapos mamaya ulit labas kami para mag-night market. So dun kami ulit magdi-dinner and mamili ng mga items na pampasalubong or kung ano yung maging trip namin na. So ayan. Hindi ko alam kung bakit si Tito pinag-ilaw ng bus. Ano lang yan ka rin? Hello guys. So mag-night market kami ulit. So, pumunta na kami sa Session Road. Session Road ba yun? Sa Harrison. So Harrison Road. So hindi kami kumain ng dinner. Kasi doon kami mag-food trip. 9 o'clock pa kasi yung start ng night market. Kaya tiniis namin dito. Papunta na kami dito. Lakad lang kami. Kasi malapit lang naman. So, travel tip guys sa mga gustong pumunta dito sa Baguio. If you are a first timer, and depende naman talaga sa weather or depende sa panahon or sa month kung kailan kayo pumunta. So, that time is June. So, medyo maulan. Pero, it was nice weather sa morning. Pero, sa hapon kasi maulan talaga siya. And merong
times talaga na okay lang ang lamig sa gabi, meron talagang times na sobrang lamig talaga. As in, first two nights namin, sobrang lamig. And tumatagis na talaga siya sa jacket namin. So, magdala kayo ng jacket, guys. Kasi sobrang lamig talaga sa gabi. So, ayan, sa crowd, medyo okay naman. Matotolerate mo yung lamig kasi yung mga warm bodies natin nai-stack sa isang location. Pero pag naglalakad na kayo papunta sa yung accommodation, mapifeel nyo talaga yung lamig. Punta tayo dyan. Naaamoy ko na yung mga pagkain. Ito ko'y gutom na. Ito ba kasi yung exit? Ito ba? So, diretso tayo sa kainan ngayon. Saan? Ganda rin yan. Eh, di ba dalawa camera niyan? Ah? Sabay sa video. Isa harap, isa likod. Pwede, di ba? Ay, pangit kasi yun. Pangit ba? Maliit lang yung view ng isa. Ayan na. Kain na tayo. Ha? Grotto. Oh, pwede. Saan mo na kita? Two lang. Nain ko yung grotto. Tapos, take out ng kasunaan ko ngayon. Oh, tumakas? Oh. Oh, daw. Ito yung kalera ng ano ng binatog kanina kagad. Saan yun? Isang dipstick, sarap kasi malamig sobra kakatapos ng umulan. Ay, kasama yung weather nila, no? Ang galing. Ito sa akin, no? Mami. Kain. Tignan mo yung mami. Sabaw na mami. So simple. Simple. Parang luto mo lang ito sa bahay. Nilugaw. Ano mas masarap? Ano sa'yo kasi pa ito sobrang lasa. May chicken. Food trip tayo, guys. Iba naman pagkatapos nito, takoyaki tayo. Takoyaki. Gusto ba natikman yung takoyaki? Tikmo mo na yun. Sachi. Order na si Kuya na may tikin. Malimutan mo lang siguro. Okay, kaya kain muna ako. Sa Paris. 40 plus. Kapatisig niya. Ngayon, sisig. Sisig with egg and rice. And everything.
tayo. Ciao. Sarap? Okay lang. Miss May ka naman sige. Pwede. Yan pala kulang. Apang, so don't stick talaga dito sa Baguio guys. So follow rules talaga kayo. Ayan, nasikat tayo. So doon tayo kumain sa likod kasi bawal sa harap ng mga tindahan. So ayun guys, hindi na ako nakakain ng takoyaki kasi walang tinda. So maybe tomorrow na lang. So anyway, busog naman ako. Kaya maglakad-lakad muna tayo kasi hindi tayo pwedeng matulog agad, diba? So ayan, sa tingin tayo kung ano yung mga bibili natin. May mabetan na naman tayo kasi laging may mga bagong bagsak na mga ukay, mga pants, mga jacket, at kung ano-ano pa. Ayan. So right after that guys, umuwi na rin kami kasi meron pa kaming day 3 dito sa Baguio. And panoorin niyo yung next day trip namin, sa day 3 namin. So next video na po siya. Ayan. Thank you guys and good night. Tapos na ako, kuya. Ano naman mo? Ganda yung ginagano. Ah! Siya yung tingnan yun! Ayun na yung tamay ko. Paddle boat. Ngayon naman.